Narito naman po ang ating mahal na kapatid, beloved brother Domingo Plaso. Siya rin po ay maghahayag ng kanyang pangangada. Kilang pagulati sa napakabanal na pangalan ng ating pong mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah! Ang pinakamataas ng pagpupuri, pagluhalati, pagpaparangal ay naupo ko lang naman sa ating dakilang Diyos na buhay at ating mahal Panginoon Jesus. Praise the Lord! Ako din po ay nagpapaabot ng dubling paggalang po sa ating beloved pastor, Willie Strada Almeida, at di malimutang turot aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Praise the Lord! Hallelujah! At ganoon din sa mga beloved babies na ating beloved pastor, magandang hapon na po sa inyong lahat. Ganoon din sa inyong mga minamahal. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Ako'y lubos nagpapasalamat sa mahal Panginoon at narito, ako'y tinayong muli upang magpasalamat, dakilain, luwalhatiin ang dakilang pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, ating mahal Panginoong Jesus. Praise God! Balikan ko po mga minamahal, nung hindi ko pa po nakilala ang mahal Panginoon, hallelujah, ako po'y sagana sa bisyo, nandun yung alak, sugal, sigarilyo, mahilig sa mapulang ilaw, hallelujah. Ngunit, nung makilala kong mahal Panginoon, nadala ako sa gawain ito, way back 1985, mga namahal, hallelujah, mga bisyo na yan ay wala na, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, glory. Hallelujah, praise the Lord. Ako po'y nagpapasalamat sa mahal Panginoon, sa mga dakilang himala, na ginawa niya sa aking buhay, mga mahal. Minsan po, patutok ko sa inyo, minsan po kami naligo ng dagat sa may dako ng Cavite, mga mahal. Ang mga kasama ko noon, mga mahal, yung mga kapatiran din po sa dako ng Pasig, mga mahal. At nandoon talagang nagkakasundo po kami nung dumating kami sa baybayin, mga mahal. Nagkakasundo po kami na magpuri muna bago lumusob sa dagat. At nandun, hindi ko naiwasan, hindi ko namalaya na ang aking mga anak pala ay nauna na sa dagat. At habang nagpupuri po kami, mga mahal, at nandun na may sumigaw na na tagaroon na may nalunod. At nandun, tiningnan ko po, dahil may kalayuan po ang highway, ang kinalagyan namin mula sa tent na aming na upahan, mga mahal, hanggang sa dagat, may kalayuan at burak po ang ilalim, mga mahal. At nandun na, talagang tumakbo po ako, ngunit hindi po ako makatakbo ng mabilis. At nakita ko ang aking bilabid pamangkin na iyon po unang na nasagip, mga mahal. At nandun, sabi ng aking bilabid pamangkin, mayroon pa po siyang kasama sa ilalim. Saka pa po sumisid yung nakasagip sa kanya at nandun talagang lumapagkalabas po ng sumisid, mga mahal. Nakita ko ang beloved daughter ko, talagang ito po'y nagkulay talong. Bigla pong may bumulwak na dugo na kasamang bula sa kanyang bibig at ilong, mga mahal. Ngunit, hallelujah, ang sabi ng nakasagip doon, halika dalhin natin sa buhanginan, bigyan natin ng first aid. At nandun talagang hiniga po ang aking anak sa buhanginan at binumbaw yung dibdib, sinipsip yung bibig, mga mahal, ngunit hindi po na talaga ito nag-response. At nagkataon po, mga mahal, na sumunod pala ang bilabid pinsan, ang sabi na, kuya, tayo manalangin, magsisi. At nandun, pagkatapos ng panalangin, pagsisisi, mga mahal, nandun, sabi na tayo lumundag tatlong bisis sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord. At nandun talagang ginawa po namin ito sa tabing dagat, mga mahal. Unang, bago namin ginawa, mga inilagay sa balikat ang aking beloved daughter at sabay po namin nilundag sigaw ng hallelujah ng lakas, mga mahal. Unang sigaw, pangalawa, pangatlo, talagang totoo ang makapangyarihang salita ng hallelujah, mga mahal. Ang aking anak na wala ng buhay, ito po'y binalik ang buhay ng mahal Panginoon, mga mahal. Kaya nakapuri-puri ang gawa ng mahal Panginoon, mga mahal. At minsan na pa, mga mahal, ako po ay para sarwain ko po, minsan po ako ay nakurinti ng 21,000 volts, mga mahal. Nung mga panahon na yun, mga mahal, nasa third floor po ako na aking bahay. At kaya ko po nahapahawak yung posti ng antena ko, mga mahal. Dahil dumungaw po ako sa baba dahil mayroong narinig ako na maingay. At pagkahawak ko, mga mahal, sabay, bagsak yung antena, sumandal sa 21,000 volts na doon sa kurente, mga mahal. Sumabog po ito ng malakas, mga mahal. At naramdaman ko na bingi ako ng mga panahon na yun. Itong side na to sa kanan, mga mahal, parang sinunog po ito, mga mahal. Tutong po ang aking tainga, mga mahal. At
may malaking sugat dito sa aking bunbunan banda mga mahal at nandun talagang grabe yung himala na nabingik talaga ako noong mga panahon ng mga mahal. At ang aking damit na suot noon may mga butas-butas dahil sa talsik ng pagsabog mga mahal. At nandun, pagkatapos noon mga mahal, may tumawag na pala sa meral ko at nag-imbestiga. Sabi niya sa akin, anong nangyari? Sabi ko, ang aking antena sa TV ay sumandal sa high tension wire at nandun talaga sumabog na malakas. At sabi ng taga-meral ko, ah, napakaswerte mo naman. Mayroon ka na sundan, isang linggo nakalipas, ganun din ang bultahe, on the spot patay. Ngunit ikaw, ganyan lang inabot. Napakaswerte. Sa salitang swerte, mga mahal sa sanglibutan, minsan lang nangyari, ngunit sa anak ng Diyos, napakapalad po natin dahil may nag-iingat na Diyos na buhay. Hallelujah, praise the Lord. At sarawain ko rin po sa inyo, mga mahal, sa aking pagbibiyahay, minsan umuwi po kami ng Bohol, mga mahal. Dala ko po yung jeep namin, mga mahal, at nandun. Habang binabaktas ko ng kahabaan ng Kabikulan, mga mahal, hindi ko akalain na pumutok pala, nagkaroon ng singaw ang aking D5 na preno, mga mahal. At nandun talagang, habang parating na po ako, mga mahal, nakita ko yung may nakaparada na SUV, mga mahal. Pag-apak ko na aking preno, mga mahal, parang bato na po ito, hindi na po gumagana. At nandun talagang, hallelujah, wala na pong nagawa, kundi sabi ko, hallelujah, pag tamang-tama parating po kami, bigla pong sumibad ang takbo ng isang SUV, mga mahal, na hindi ko inabot ang kanyang puwitan. Talaga napakabuti, napakabait ng Diyos sa pag-iingat, mga mahal, dahil minsan namamasada ako ng jeep, mga mahal, na nakabangga din po ako ng kotse, at nandun talagang urong, naurong yung sasakyan na kotse, mga mahal, nagulat po kasi ako, dahil hindi ko akalain na mag-cut-in siya sa akin. At habang ganun ang nangyari, mahal, may nagbayad sabay. Tumingin po ako doon sa nagbayad at siyempre isang kamay abot. Pagka tungo ko, mga mahal, talaga nakita ko na nakabalagbag na po siya. Pag-apak ko ng preno, talaga sa pool na po, mga mahal, at nandun talagang pagbaba ko, akala ko malaking damage. Ngunit napakabuti ng mahal, Panginoon. Hallelujah. Ang driver ng kotse, mga mahal, natulala sa loob. Saka pa po siya na bumaba nung may mga enforcer na lumapit at nandun talagang tiningnan ang kanyang tagiliran ng kotse, mga mahal. Ngunit wala po itong damage. Grabe yung pag-iingat ng mahal, Panginoon, mga mahal. Kaya, hallelujah, sarawain ko rin po sa inyo mga mahimala, mga matining himala, mga mahal. Minsan po ako nagkaroon ng mga paalala sa mahal, Panginoon, o palo, mga mahal. Ako po'y nagkasakit ng skin cancer, mga mahal. Kung tawagin, ito'y psoriasis. At nandun talagang, akala ko nung mga panahon na yun, mga mahal, dahil sa aking kasagsagana, aking sakit, mga mahal, sapat na po yung makadalukan ng tatlong bisis sa gawain, mga mahal. At nandun, talagang nagtitiis po ako, kahit na nangangamoy po ako, mga mahal, dumadalo po ako sa gawain. At nandun talagang, grabe, dumating yung isang time na may kapatiran na nagtatrabaho sa Karen Hospital, mga mahal, na padala sa bahay. Sabi na, Brad, gamitin mo yung isis mo. At nandun, naisip ko pala na mayroon palang magamit. At nandun, sabi ko, sige, Brad. At nagkataon po na lumapit po ang bilabid. Kapatid sa laman, kuya, halika na. Tayo'y tumungo na sa Pampanga upang mag-alay pag-ayon, pagsusumamo sa mahal, Panginoon. Sabi ko sa aking kapatid, sige, asikasuhin ko lang yung isis ko. Tumungo po ako ng hospital, mga mahal, dahil hindi itinuro sa atin na kapag nagkasakit, takbo ng hospital. Tumungo po ako ng hospital upang makakuha lang ng medical certificate. Antan doon, ongoing pagsusuri sa akin, hinubaran po ako, mga mahal, at nandun talagang, grabe, schedule for po ba, mga mahal. At ang katanungan ko lang nga po sa doktor, ano bang po ba? Sabi niya, ang iyong buong katawan, hubaran, lulutuin ng laser ang iyong mga germs sa iyong katawan. At nandun talagang, sabi ko, sige, okay, in-schedule po ako ng ganong araw, mga mahal. Pagkatapos ng mga mahal, binigyan ako ng mga resita. Ang katanungan ko lang po sa doktor, ang sabi ko, Dok, kapag itinik ko ba yung mga gamot na to, ako ba'y gagaling? Hindi kaagad nakasagot ang doktor, sabi na, tapatan tayo. Ang iyong karamdaman ay wala ng kagalingan. At nandun, hindi po ako nagulat dahil alam ko na po, mga mahal, ang aking kalagayan, dahil wala na talaga, nasa libro na aking beloved wife, nabasa ko po ito na ang karamdaman ko ay talagang wala ng lunas, mga mahal. At nandun, binigyan ako ng
medical certificate. Ang katanungan ko lang sa doktor uli, ang sabi ko, Dok, ano bang bawal na mga pagkain? Sabi ng doktor, lahat ng masarap kainin mo na. At ganun ang kalagayan ko noon, mga mahal. Kaunting galaw, kaunting kilos, hapong-hapo na po ako. At dumating ngayong oras na naipile ko yung isis. Pagdating sa isis, mga mahal, hindi pa pala basta-basta lang ibigay yung mga papel. Sinusuri pa po ako ng doktor. Nung makita ang aking kalagayan ng doktor sa isis, mga mahal, sabi na, sige, approve ka na. At nandun talagang pag-uwi ko, mga mahal, sabi ko sa aking kapatid sa laman, halika, tungo. Pag kagabi, mga mahal, talagang tumakbo po kami ng Pasting House sa Dako ng Pampanga, mga mahal. Dumating po kami mga mag-uumaga, mga mahal, ongoing yung pagpupuri. At nakita ko ng mga worker doon at nandun, sabi niya, pagkatapos ng puri ng hapon, mga mahal, sabi niya, kapatid, ilipat kita ng pwesto dahil ay yung kalagayan napaka parang kakatisuran. Ganun ang ano. Sabi ko, sige, walang problema. Lumipat po ako. Pagkatapos ng fasting, mga mahal, mga apat na araw, lumabas po kami. As is pa rin ang aking karamdaman, mga mahal. Hindi pa po nagbago. At doon, mga mahal, ako po'y bumalik pa ng another 3 days, mga mahal. Hanggang sa pabalik-balik, naka-apat na balik ako ng Pasting House, mga mahal, sa Dako ng Sinayluan. Mayroon tayong gawa, pastoral din doon. At nandun, nakadalawang balik ako. Pangalawa ron sa Sinayluan, mga mahal, pagkatapos nung 3 days na yun, mga mahal, talagang grabe. Napakabuti, napakabait ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Pinatuyo ang aking karamdaman, mga mahal. Unti-unti po ako pinagaling. Napakabuti, napakabait ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hindi ako hindi sa panalangin ng mga taong nilangis sana ating mahal, Panginoon. Hallelujah. Hindi ba tugon ang aking mga karayingan sa Kanya? Kaya naman, walang agapapulit, pasalamat ang aking nalay sa iyo. Dakilang Ama. Praise Lord! Hallelujah! Hallelujah! Amen! Glory to God! Isa pong buhay na palakpak, mga mahal, para sa atin na pagdakila at mapagbiyayang Diyos lahat-lahat ng kahilingan natin sa takdang panahon.